Halina't ating balikan at pag-usapan ang mga kwento at kasaysayan sa ating baluwarting kinagisnan. Atinungkatin at pag-usapan ang istorya ng isla ng Samar. Taong 1543 ang mananaliksik na si Roy Lopez de Villalobos, mananaliksik ng Espanyol na naglayag sa Pasipiko mula sa Mexico upang magtatag ng permanenteng pangahawakan para sa Espanya sa Silangang Indies na malapit sa linya ng demarkasyon sa pagitan ng Espanya at Portugal. Ayon sa kasunduan ng Saragosa, noong taong 1529, unang dumating sa isla at pinangalanan itong Las Islas Pilipinas. Maraming pangalan tulad ng Samal, Ibabaw, Tandaya ang ibinigay sa isla ng Samar bago dumating ang mga Kastila noong taong 1576. Ang pangalang Samar ay nangangahulugang sugat o hiwa na angkop na naglalarawan sa magaspang at malalim na pinaghiwa-hiwalay ng batis noong unang araw ng pananakop ng mga Espanyol. Ang Samar ay nasa jurisdiksyon ng Cebu. Taong 1735, ang Samar at Leyte ay pinagsama sa isang lalawigan at ang Carigara sa Leyte ang kabisirang bayan. At taong 1745 ay pinaghiwalay para maging epektibo ang administrasyon. Taong 1762, mga reklamo mula sa mga Hesuita na ang dibisyon ay hindi gumagana ng maayos, kaya ito ay muling pinagsama sa pamamagitan ng pag-aprobah mula sa hari ng Espanya. At pagsapit ng taong 1777, ang dalawang lalawigan ay hinati sa huling pagkakataon. Naaprobahan ito sa Madrid noong taong 1786 at naging epektibo noong taong 1799. Buwan ng Agosto 11, taong 1841, nilagdaan ni Reina Isabella II ng Espanya ang isang kautusan na nagdideklara sa Samar bilang isang lalawigan. At sa panahong ito, nagpatuloy ang tangkang pananakop ng iba't ibang lahi sa ating bayan. Ang labanan sa katubig noong Abril 15, taong 19, ang gerilya ng Pilipino ay naglungsad ng isang sorpresang pag-atake sa isang detachment ng U.S. 43rd Infantry Regiment na pinilit ang mga Amerikano na iwanan at abandonahin ang bayan ng Katubig pagkatapos ng ika-apat na araw. Ang patayan sa Balanghiga noong Setyembre 28, taong 1901, nagulat at nilusob ng mga mamamayan ng Balanghiga, Hiporlos, Lawaan at Kinapundan sa Silangang Samar ang mga pirsang Amerikano na nakatalaga doon. Napatay ang 48 sundalong Amerikano. Upang ipaghiganti ang kanilang pagkatalo, inutusan ng heneral ng Amerikano si Jacob Smith ang kanyang mga tauhan na gawing umangal ang ilan. Walang pinipiling pag-atake. Ang labanan sa Samar noong Oktubre 24, taon 1944, at ang pinakasentro ng aksyon ng labanan ay sa Leyte Gulf. Isa sa pinakamalaking labanang pandagat sa kasaysayan sa pagitan ng mga Amerikano at Japanese Imperial Navy na naganap sa dagat ng Pilipinas sa labas ng isla ng Samar. At sa kabila ng tangkang pananakop ng iba't ibang lahi, hindi pa rin nagpasindak na tinag at binago ang hangarin ng mga taga-Samar na ipaglaban ang kasarinlan at kalayaan sa baluwarting kinagisnan. Kaya taong 1765, ang Kongreso ng Pilipinas kasamang tatlong kinatawa ng Samar, sina Eladio T. Baliti,
Fernando Arbiluso, Pilipi G. Abrigo. Inaprubahan ng pambansang batas sa numerong 42-21 na naghahati sa rehiyon ng Samar sa tatlong dibisyon: Northern Samar, Silangang Samar, at Kanlurang Samar. Ang bawat rehiyon ay nagpatibay ng isang bagong kabisera. Katmalogan sa Western Samar, Burungan sa Eastern Samar, at Katarman sa Northern Samar. Taong 1969, sa ilalim ng Pambansang Batas ng Pilipinas, ang Western Samar ay pinalitan ng pangalan ng Samar na katmalogan pa rin ang kabisera. At kung nagustuhan mo ang aking kwento, maaari lamang mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa aking channel, Ako'y Probinsya. Para sa karagdagang kaalaman sa bawat kwentong nakapaloob sa ating lupang kinagisnan.